Tapos na ako mag-exercise, so ito na yung last na ginagawa ko. Stretching sa bewang, sa likod. Ang sarap po. Sa pigi, sa braso, sa shoulder, yung likod, yung paypay. Yung chest, kuha din. Nako, sarap. Yeah. And then, again. Yeah. Oh, ingat lang ah. Dahan-dahan, huwag pabigla-bigla. Lalo na tayong mga senior na ha. Stretching, sarap po. Yan. Yan. Sarap. Sarap. And then last. Oh, sarap lalo. Sarap lalo ito. Yan. Grabe. Sarap. Masarap, di ba? Lapit mong konti ah. Baka di ako marinig, magkukwento ako ng konti sa ripa. Mm. Sari. Po. Bakit ang laki pa rin ng tiyan mo? Sabi mo naglo-lock-arm ka na. Konti na lang yan. Ma. Ha? Konti na lang. Konti na lang? Nakita ko eh. Pembelt bag ka pa sa gilid eh. Mm. Sabi mo naglo-lock-arm ka na ng seryoso. Oo, eh. Ano ba? Lumit na nga po. Lumit na yan? Mm-mm. Lumit na talaga yan. Mm-mm. Ako. So, eto lang ha, sharing lang tayo ng konti ha. Yung pag-exercise talaga isama natin sa pag-low carb. Talagang napakasarap ng pakiramdam. Hindi lang pakiramdam, talaga yung ating physical, makikita natin yung improvement, yung progress sa muscle natin, sa mga legs natin, at saka yung energy level natin. At saka eto pa, alam nyo ba, takot na takot ang cancer dito sa pag-exercise natin na to. Kaya nga, takot sa oxygen yan. So, grabe kaya. Oo, takot ang cancer sa, hindi lang sa matatamis, sari. Hindi lang sa mga high carb at mga sweets. Hindi lang dun takot yan. Takot din ang cancer sa exercise. Tumatango si sari. Ngayon lang na, ngayon mo lang narinig, ano? Okay. Ha? Na ganun pala yun, ano? Takot sa exercise ang mga cancer. Ay, nako, sinabi ko sa inyo. Eh, syempre, pag healthy ang lifestyle mo, eh, ba't, nako, takot lang nila, di ba? Pero unang-una talaga, oo, kailangan ay maging decided tayo at yung commitment natin dito sa pag-low carb, hindi lang naman talaga sa food eh. Oh, healthy lifestyle, low carb lifestyle talaga. At lifestyle talaga, hindi nag-low carb ka ng 1 month, 2 months, 3 months, o kaya pag na-reverse na o gumaling na yung sakit mo, babalik ka na naman sa high carb, ay nako, eh, pabalik-balik na lang yan. So, talagang lifestyle na to, gagawin nating lifestyle. At talaga namang napakasaya, sarap sa pakiramdam, grabe. Lalo na pag, di ba, nararamdaman na natin yung energy level natin tumataas. Meron parang nagtanong, sorry, doon sa PM na sabi ay, gaano katagal ko daw na-achieve yung, ano, yung magandang result? Opo. Sabi ko, yung first 3 days pa lang eh, grabe na eh, may improvement na. First 3 days ng strict low carb. So talagang strict kasi ko. Umpisa pa lang, strict na agad ang ginawa ko. Pero inaral ko muna kasi. Ano? Inaral muna. At yun ang mahalaga. Kailangan aralin po muna natin. Hindi sabak ng sabak, banat ng banat. Hindi po. Okay? So talagang aaralin. Alam nyo, yung ika-third day ko, sabi ko, wow, iba na talaga. Nararamdaman ko na. Yun. Umpisa na yun. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy na. Kaya kung tatanungin ako, kung gano'ng katagal bago na reverse, hindi ko po masasagot. Basta ako, tuloy-tuloy lang sa ginagawa ko. Lifestyle ko na to at hanggang ngayon, ay na-enjoy ko naman yung aking ginagawa. Itong low-carb lifestyle. So kanina, meron akong nakausap sa phone. Tinawagan ko na kasi feel ko na parang emergency na siya.
So, thanks God kasi nag-send ako ng number at agad naman tinawagan ko. Emergency nga! Diyos ko, sorry. Muntik na. Talagang feeling niya, talagang magpapatakbo na rin siya sa ospital. Diyos ko, mag-2 months na siya na naglo-low carb. Alam mo ba kung ano, sorry, ang mali? Walang electrolytes. Diyos ko, ate. Oo, ang electrolytes, hindi pala siya nag-take. Hindi siya nag-take. Basta, nag-low carb lang siya. Tama na may pag-low carb niya, ayon sa kwento. Oo, pero walang electrolytes. Ayun, to the point na talagang ano na siya. Sobrang hinang-hinana. At malapit na siyang magpatakbo sa ospital. So sabi niya, sige, maglagay ka ng asin sa dila. Bilis, yun. Tapos ginawa niya. After ilang minutes, sabi niya, aba, nagiging okay na ako, sabi niya. Okay na ako. Nararamdaman niya na bumabalik yung energy niya. Sabi ko siya, maglagay ka ulit. So yun, lagay ulit siya. And then, yunok ng tubig. Ayun. Tuntua siya. Tuntua siya. So alam mo yun, kaya yun ang isang, sabi ko nga, ay halimbawa ng maging maingat tayo. Huwag tayo sabak ng sabak. Ano? Tapos magpapanik. Nagpanik siya talaga. Nagpanik siya. Talaga, dahil sa nararamdaman niya, bakit biglang nanghina siya? Tapos hindi na siya nakakatulog. Yung leg cramps, yung panghihina, ayan na. Mabuti na ano mo po siya. Oo, buti nga talaga. Dahil kundi na, emergency yun. Mm-hmm. Ayun. So, ayun, siyempre, humaba na kwentuhan, mga Q&A na kami, at salamat sa Diyos. Ano, thankful na, di ba, nakakontribute na naman tayo ng isang, ano, isang kaluluwa. Thank you, Lord. Oo, ang saya ng feeling ko ngayon. So, yung ganun. Kaya sabi ko nga, patuloy kayong mag-PM lang din. Kung ano pa yung pwede kong ma-contribute sa inyo, ma-share ko sa inyo. Adi, thank you, Lord. Yun lang naman yun eh, no? So, yun lang muna. Mahaba ng dagdag ko. At kami ay may lakad. At magluluto na kami ni Bata. At syempre, kakain muna kami bago kami umalis. Yay! Thank you. God bless. Bye. Stay strict, low carb. Bye-bye. Love you.